Blessed Sunday po mga kasabong. February 25 po ngayon, 2024. Sunday po ngayon. Actually, kakatapos ko lang pong mag-upload ng video sa ating Bilibili sa Mike Mendoza 3. Okay, Sunday po kasi ngayon. Every Sunday talaga, regular po, nagkakaroon kami ng sparring para po ma-enhance at saka masilip ko yung may magagandang katangian na manok, ugali. So, dahil po doon, naisip ko tuloy na mag-vlog ngayon patungkol sa selection. Okay, so dalawang klase po ang ating topic ngayong linggo. Una, yung pong pag-select sa mga broodstag o broodcock na may magandang katangian, kung ano po yon para po sa ating mga breeder. Tapos, ang isa naman pong topic natin ay yun naman magandang selection para doon naman sa mahilig sa maglaban. So, yan. Unahin ko po yung sa mga broodcock. Ayan, mga sabong ha. Sasabi ko lang, kaka-upload ko lang po sa Bilibili, sa Mike Mendoza 3. Yung mga binitaw namin ngayong umaga. So, Sunday. Okay, so ito po yung unang topic natin para doon naman sa mga... Anyway, nandito po pala ako sa loob. Okay, mahangin po sa labas. Dito po ako sa loob ng bahay, sa kusina. Yan, meron ako maliit na aquarium doon. Okay, so yung unang topic po natin, doon tayo sa pag-select ng broodcock. Alam nyo po, actually maraming beses na ako nag-vlog patungkol dyan. Siguro hindi lang na-emphasize kasi misan. Yung isang vlog ko, medyo maraming akong hinahalong ibang topic. So ngayon po, magpo-focus lang tayo sa pagsiseleng ng isang magaling na o isang magandang katangian na isang broodcock. Okay. Alam nyo po ba kapag po ako nag-ano sa rueda, napili po kami ng manok, lalo na po sa panlaban, meron po akong tinitingnan ng ugali ng manok na sa tingin ko, hindi lang yung palo ang pag-usapan natin. Kasi yung sinasabi ko yung karakter ng manok, parang tao siya. Okay, yung tinitingnan mo sa kanya, pagka po pinalalakad namin siya sa rueda, tinitingnan ko po sa kanya yung katangian na pagka po may binibitawan kaming manok sa rueda, malayo pa yung isa, nakapokus na po siya. Ibig sabihin, may ugali po sa jassel lang mas ma-focus po siya sa kapwa niya manok kesa sa ibang bagay. Okay, mayroon pong mga galawang manok, may mga ugali ang manok na hindi kumbaga sano, hindi balasubas, hindi salawahan sa pagpalo. Okay. So yung po yung isang karakter na isang katangian na inoobserbahan kong hindi naman po mabilis. Kasi pagka po stag siya, magmula sa stag siya, getting to know, hanggang sa maging cock po siya, getting to know pa rin. Kasi, pagka na-develop po siya stag, bibitaw mo siya lahat, kukondisyon mo siya, ihahanda mo siya, hanggang sa dumating sa training day niya, lalabas po yung ugali nila. So, pagka po, lumabas na po yung ugali niya, which is, I think, nag-i-start po yan. Kasi 7 months, mag-i-start kang mag-precon, mag-condition. And then, usually, pagdating po ng age na 10 months, minsan po, nakukuha na po talaga niya yung dinadala niya sa bloodline niya, na ugali niya. So, doon niyo po makikilala yung individual na manok sa edad na 10 months. Ano po ba yung ano ko? Ano po ba yung pagdating ba kay Mike Mendoza? Paano po ba yung selection ko? Okay. Ang isang magaling, ito po, it goes for both side, no? Sa breeding at saka sa panlaban. It goes for both side. Pero dito muna tayo sa, sabi nga, sa selection sa breeding. Kasi po halos talagang, para sa akin, halos magkadikit po ang dalawa na yan. Ang pag-select po sa isang magaling na panlaban at saka po yung pag-select sa isang magaling na breeding materials, halos iisa po yan. Paano naging iisa yon? Okay. Ganito po yan. Kapag po napili ako ng isang mamaterialisin o ibibreed ko na lalaki,
Tinitingnan ko po yung ugali dyan ng manok na sabi ko nga po, lagi siyang alert sa ibang manok. O lalo na pagkasanay siya sa asanay na po siya na nabibitaw. Malayo pa lang siya, nasa kabilang dulo po siya ng ruweda ko, bago yung siya, sa kabilang sulok naman. Pagsabay siya ng binitawan, nakapokus. Ibig sabihin, malayo pa, tinitingnan na yung manok o katunggalin niya. And then, pagka po nagsimula sila nagpaluan, inahanap ko po yung galaw sa manok na straightforward. Ang goal po niya is dumikit na dumikit para magbigay po ng blow. Hindi po yung pumalo ng pumalo na wala naman po tinatamaan. Yung nga po yung sinasabi namin mga salawahan sa pagpalo. Okay. So sabi ko nga po, okay po ang multiple. Kaya lang, kapag ka po salawahan ng manok, hindi po okay yon. Actually, worse po yon. Kasi, imagine nyo po, ibibread nyo yung ganun kadaming pumalo ng manok na wala po siyang focus, walang intent, walang accuracy. So, yun po yung pinaka-worse. Ang sinasabi kasi ng iba, alam nyo, itatama ako na ano. Ang sinasabi ng iba kasi, ginagawa nilang dahilan, pagka daw na point mo yun, magiging accurate daw yun. Hindi po. Actually, kung ano po yung misan po, kahit kayo pag nagbibitaw kayo, misan kung ano yung nakita nyo sa sparring day niya, sabi pagbibitaw, ganun din ang mangyayari sa araw ng laban. Usually, ganun po ang eksena dyan eh. Kung ano po yung nakikita nyo sa sparring day niya, yun din po yung pick niya sa sparring din niya, yun din po yung makikita niyo. Kaya sabi ko, ang manok na sadyang nilalayo ang katawan o malayo ang katawan sa kalaban, pumapalo na, ganun din po mangyayari sa araw ng laban. Ang manok po talaga na yun, ay kusa pong dinidistansya ang palo niya o sadyang ganun po ang gusto niya. Kaya po, hindi po kayo pwedeng umasa na ang kalaban nyo ang lalapit doon sa manok nyo na malayo hong binibitawan ng mga paa. Ibig sabihin, hindi ho dikit, hindi contact. So, hanapin nyo po yung manok na ano. Hanapin nyo po yung manok na pagka po umabante siya, talagang tinatawag nating opens. Tapos, dikit na dikit po yung ano niya, yung mga blow niya. Okay, so isa po yun sa mga tinitingnan ko na character ng isang pambreeding. So sabi ko nga po, it goes for two sides. Papunta na rin po yan sa pagpili ng panlaban. So ngayon, pagdating sa pambreeding, siyempre, okay, siyempre kailangan na medyo mataas siya sa dugo niya, hindi siya pwedeng chapsuy siya. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng marami siyang crosses. Kasi pag marami po siyang crosses, hindi po niya may babato ng maganda yung karakter niya na yon, kasi posibleng do sa ibang percentage ng blood niya, ibang ibato niya na katangian. So kaya po minsan napaka-importante po na natatanong niyo po ang breeder kung nasa 3/4 na po siya o medyo mataas na po yung percentage niya do sa estilo niya o sa bloodline niya. So yun po. Kaya po, marami nagtatanong kung bakit kung may pure o cross. Hindi naman po totally kasi wala naman po pure na manok ngayon. Yung po 3/4 na siya, okay na po yun. Minsan may 7/8 dyan. Pag yung mga mahilig mag-inbred, okay lang po yun. Basta po yung karakter ng binibred nila maganda, no? Kasi ang pag-inbreeding nga, sabi ko nga, pwede ka naman talagang mag-inbred na mag-inbred sa mga bloodline mo. Kaya lang, pili yung karakter ng manok mo, ang tanong kung hindi ba nagbabago sa ini-inbred mo. Kasi kahit po nag-inbreeding kayo, pagka po nag-bitaw kayo doon sa mga manok na ini-inbred nyo, pagka po nag-iba na yung galaw ng inbred nyo doon sa original na galaw ng nagpanalo, ano po yun? Posibleng error na rin po yun. Hindi na rin po makukuha yung galaw ng mananalo. Dahil sa pagpili po ng isang karakter, lalo na kung nagpanalo po yung binibred nyo, nagbilang po ng panalo, sa mga ipinanalo niya, ano po yung galaw niya? Yan po yung tatanungin sa sarili nyo. Ano po yung galaw niya
na nagbigay sa kanya ng maraming panalo sa ibabaw o sa ilalim, yun po ang titignan nyo. Kasi yun po dapat yung mamana ng mga ano niya, paanak niya o paanak nyo. Kaya po tayo kaya po kadalasan sila nagbibilang ng panalo dahil nga po namamana nila yon. Okay. Ayun nga po, edi ito po, bali siguro pag may katanungan pa diyan, sabi ko nga hindi lang po yung palo, yung pong ugali ng manok, tinitingnan po natin 'yan. Yung pong galaw nila, tinitingnan po na. Okay, sa bulsag. Tapos, of course, syempre yung maganda sukat. Syempre kasi bakit ka magbe-breed ng hindi maganda sukat? Sayang po yung panahon kasi kailangan lagi pong kumbaga sa no derby station o derby weight pasok sila para po lahat po ng bibili sa atin na mabibili sa inyo ay magagamit po nila sa timbangan. Tapos sikapan nyo pong makapagpabanded kayo dahil pagka po banded yung manok, marami po siyang option na pagka po may bumili, pwede niyang ilaban sa mga timbangan. Ibig sabihin, mas marami pong ano siya, marami pong posibleng makabili sa inyo para doon sa mga hindi nagpapabanded. O, ganun po ha. Ngayon po, okay, pupunta naman po tayo sa selection ng, okay, sa ano naman po tayo, sa mga maglalaban. Okay, edi kung may katanungan pa po doon regarding po sa mga pagpili ng mga brood calf. Opo, isa pa nga po pala no, yung dati sinasabi ko, pag may napili kayong magaling na brood calf, dapat matuto rin siyang bumaba. Kasi pagka po hindi siya sanay bumaba, baka po hindi rin po ganun karami yung mapoproduce nyo. So minsan po may mga nagbibigay po diyan testosterone, etc. etc. pampaano ng manok, pampadana similya, pampalibog din, yan. Pwede po yun, pwede nyo pong subukan yan. Wala naman po masama sa mga gamot-gamot na bago ngayon na matry natin. As long na hindi ito mamamatay ang manok natin. No? Kasi dapat tinutulungan tayo ng mga gamot na yan. Okay, so ayun po. Punta tayo sa mga maglalaban naman. Ayan, mga sir. Pipili ka ng panlaban mo. Marami po dyan ang gusto, RTF. So, ready to fight. Meron naman pong iba dyan, kagaya ni isang kliyente ko, aba, gusto niya siya maghanda. Talagang gusto niya, taon ang bibilangin at yun ang gusto niya. Talagang matibay sa kanya dahil siguro bago siya naging big time, ay dati siyang handler. So, meron pong kliyente ganyan na gusto niya siya na magpagulang at through the years, after 2-3 years sa kanya gamitin. Meron pong kliyente ganyan, actually naka-reserve po yung order niya sa akin. Okay. May mga selection po tayo na istag pa lang, kailangan po masubukan na natin sila. So para sa akin, yung selection nga na yon, pagdating sa stag at sa cock, magkaiba po. Okay, sa stag, as much as possible, yung pagkapipili ka ng panlaban mo, iwasan mo yung talagang sobrang giri. Although natatrabaho po yan. Kaya lang, sa stag po kasi meron naman pong mga manok na ibig sabihin, naisanay na po sa bitaw, ibig sabihin, mas malaki po yung chance nyo. Pagka po yung manok, pinili nyo, hindi papagirigire, ibig sabihin, galit po siya sa manok, mas malaki po yung chance na mas mabilis nyo po silang may prepare. Tapos, regarding po sa estilo, kahit po stag pa lang yan, hindi nyo po kailangan maging kagad. Kahit po stag pa lang yan, makikita nyo na po ang galaw na madiin. Ibig sabihin, pagka po nagbigay po sila ng blow, ay frontal o kaya yung pong unang paa talaga, stretch po talaga at dumidikit po ang patama. Okay, yung pong malakas sa taas na multiple, okay po yan. Actually, yung pangilalim, sir, pagka po nakuha sa taas yan at pagka po bagsak na yung isa, manwala po ka sa akin, kikis-kis din po yan kasi multiple po sadya siya. Ngayon, sabi ko nga, meron po akong pamamaraan dyan sa stag na kapag ka naman po batang-bata pa yung nakuha nyo, enhance po sila by 2-3 times na sparring. Tapos, hindi, actually kami dito, pag sobrang bata, hindi pa namin ginaglabs kasi hindi rin sila sanay, tapos hindi rin po magandang pumalo kasi nabibigatan sila.
So tapos, yung pong sinanay sa bitaw sa damo, magkaiba po ang bitaw sa rueda. Dahil mas iba po ang kilitin ng damo yung may damo. Kaya po minsan nakala nyo, binili nyo sila super, pagdating sa inyo ay parang bumulok o ano reject. Hindi naman po. Ano po talaga, sadyang kailangan po na maging observant kayo na iba po ang bitaw sa damo, iba po ang bitaw sa rueda. Kaya po mas maganda pag maghahanda na kayo, sa rueda nyo sila pinapagalaw, pinapalakad o sinasample na sparring, which is medyo matigas po yung lupa. Tapos walang damo. Ayan ha. Sa pagdating po sa selection, sa panlaban, more on doon ka sa manok na nakapokus. Mas maganda po yung focus niya sa kapwa niya, manok. Okay. Tapos, pag stag po, iwasan yung magsimula na pinagigiri sila. Kailangan magsimula kayo sa sparring na lagi po kayong parang nagmamadali. Pagka hit ng dalawa ay hindi masyadong pinatatagal, bitawan nyo agad sa gitna. Nang masanay na sumabong. Bispin, nasasanay siya na may alam niya. Pag tinuka siya ng kapwa niya manok, alam niyang may laban na. Yun po yung starting. Okay? Sa pagseselect, pag-prepare ng stag. Iba po sa kak. Pagka po kak na siya at nasubok na, nabitaw na siya ng maraming beses, nanalo na siya, yun po yung pwede niyong isanay sa giriyan, nilalayo niyo. Hindi naman dahil kak siya, no? Dahil para mas makilala niyo pa siya, kung siya ay nung manalo sa stag, ay mas magaling na ngayong kak sa giriyan o mas magaling pa rin doon sa arangkadahan. Kaya po dinidistansya misa na manok, pinalalamig po siya to the point na para ka nasa rueda, nagtanggal ka ng kaluban, naghiting ka, nagtanggal ka ng kaluban, ang tagal nang nagkakasay, naabot ng ilang minuto nagkakasay, nawala na yung paghihiting mo. Yung po yung pag-aralan nyo. Yung manok nyo, which is malamig na, pero pagka binitawan nyo, hindi po nawawala ang focus niya doon sa kalaban niya. So sabi ko nga po, dala po ng ugali ng manok yan. So nandun po sa binibrin yung manok niyan. So pagka po pipili kayo, kahit po stag pa lang makakakita po kayo ng ganyang manok, yun po yung piliin nyo. Ito po ha, mas madali pong i-prepare yun, mas madali pong mapagalaw yun, at saka mas maganda po lagi ang resulta sa mga ganong manok na mataas po ang focus nila o mas game po sila. Okay. So, nasa bloodline po talaga most of the time yan. So kaya nga po dito kami. Ako dito, kagaya po ng General Supapo. Yung General Supapo, hindi ko man maparami kasi konti po yung babae doon at talaga napakadamot po magbigay ng babae. Sila po yung may ugaling tridor. Ever since binread ko po yan, kahit pa po yung father na naka 4-time winner sa huling laban po noon sa may ano pa sa may Laguna pa, Santa Cruz, doon sa Pitmaster. Ever since makuha ko po yan, up to now, yung binibred kong stag niya pagka nakakapag-produce ako minimate, lagi ko pong tinitingnan yung ugali nila yun kasi hindi po nawawala yun. Yung pong ugaling tridor. Pakagaling po talaga. Apoy stag sila, ihinto sila bago pag nakita nilang dumapa ang ulo o tumaligod po yung manok, bibigyan ka po ng ganun. Nasa mga bitaw po namin yan na... May tawag ako? Okay, wait lang. Tatapusin ko lang. Okay, tatawagan ko na lang yan. It's okay. Ayun. Do, sabi ko nga po, nasa karakter at nasa individual selection niyo po talaga yan at namamana po yan. So, yan po ha. So, pagdating naman po sa kak, okay. Kak naman. So, sa pagdating po sa kak, nandun na po yung paghahanda na maganda din sa kak. Actually, yung kak, hindi po masyado namin binabatak kagaya ng stag. Yung kak po actually, kasi lalo na po kung sobrang tanda na yung 4-5 years, isa po hindi nila kaya masyado yung overstress sa pagbabata ka na. So, depende pa rin po sa bloodline. Pero sa kak po usually, konting bata kami. More on preparation lang sa pointing at saka po yung pahinga pagka po malapit na po yung laban. Yung po yung isang ano ko sa kak, no? So,
Tingnan niyo po, minsan tingnan niyo po, upload ko po sa Bilibili, no. Upload ko po sa Bilibili. Tingnan niyo yung mga ilang videos ko sa gabi. Kung saan nagpapalakad kami. Alam niyo po yung manok kinikilala ugali. So doon po makikilala natin siya kung saan po siya magandang tulungan. Ibig sabihin, sa harap po ng laban, pag tinanggal niyo yung kaluban niyo, yung pong yung huling may tutulong niyo sa manok niyo ay yung pong may bitawan siya sa ruweda kung saan siya okay. Ibig sabihin, kung kailangan siyang pagiriin, gawan niyo ng paraan, mapagiriin niyo yung manok niyo. Kung pagsugod siya, gawan niyo ng paraan para mapabante niyo rin yung isang makakalaban niyo. So, nasa may hawak po talaga yan. So, sabi nga po, yun po yung huling may tutulong niyo. Dito yung mga maglalaban, ha? Okay, so, guys, ito ha. Up top. Tuloy-tuloy pa ito. Tapos, sabi ko nga, pag may tanong po kayo, pwede ko po sagutin, i-comment nyo na lang po. Okay. Maraming salamat po at sana may natutunan po kayo ulit sa akin. At isa-isahin ko, didetalyahin ko pa po next time kung meron pa po kayong ibang tanong pa regarding sa breeding at saka sa selection. So yan. So attitude matters. Talagang malaking aspect po yan sa manok. So yung pong magandang ugali ng manok, hindi lang po tayo sa palo. Yung magandang ugali po ng manok ay isang napakalaking aspeto po. Dahil yung magandang galaw po ng manok, unang first buckle, ugali, yan po ang usually po yun po yung nakakaunang mga manok na lagi pong malinis na manalo. So, pagbigyan nyo po toon, pansin nyo po ang pagsiselect ng ganun, hindi lang sa puro palo, hindi lang po sa mga skills ng manok ang tinitingnan nyo. Tinitingnan nyo rin po yung attitude ng manok dahil ako po, para sa akin na, napaka-importante pong bagay ng magandang ugali ng manok na yun. Yung sinasabi ko magandang ugali, yun na nga po yun. Yun lagi po siyang focus. Tsaka lagi po siyang may estilo po siyang mga galaw na ma-follow up na bibilis. Tapos eventually, 1, 2, 3 na galaw. Tapos ang laban. Yun po yung titignan nyo lagi. At yun po yung mamamana na isang magaling na broadcast nyo, mamamana po na magiging anak nila yan. Tapos doon po kayo magsisimula magbilang ng panalo. Okay, maraming salamat po mga kasabong. Blessed Sunday ulit.